maligayang pagtatapos. Tunghayan natin ang tagumpay ng aking mga kasama sa ALS at naway magsilbi rin silang inspirasyon sa inyong pagsisikap. Tulad ninyo, ay marami rin silang pinagdaanan at may kanya-kanyang kwento. Sabik na ba kayong malaman ang kanilang naging buhay sa hinaharap? Baka katulad ng pangarap nyo ang pangarap nila. Bata, tapos na ba kayo lahat magsulat? Opo, Ma'am Prinsesa. Ah, very good. Sige, pwede nyo na ipasa yung mga papel nyo. Maaari na rin kayo umuwi. Asahan ko ulit kayo sa susunod, ha? Sige, ingat kayo. Maraming salamat. Paalam po, Ma'am. Salamat din po. Sige. Ma'am, ipinaabot ko ng lalaki na kasalubong ko sa kalsada para sa inyo daw po. Nasaan na yung lalaki nag-abot sa'yo? Malis na po, Ma'am. Ah, ganun ba? O siya, sige, salamat ha! Umuwi ka na, baka nihintay ka na nanay mo. Sige, ingat ka. Alam po, ma'am. Mahal kong Pintet, kumusta ka na? Sobrang tuwa ko nang matanggap ko ang sulat mo sa akin nitong nakaraang buwan. Kaya minabuti kong sagutin ka kaagad para naman maipaalam ko sa iyo na kami naman ni Kaka ay nasa mabuting kalagayan. Naririto kami ngayon sa kabundukan ng Mindoro, isang grupo ng mga mangyan ng aking mga learners. Malaki ang pagkakaiba ng pamumuhay dito kumpara sa ating barangay dati. Dito na kasi ako na-assign magturo ng ALS. Dalawa kaming ALS teacher dito. At si Kaka ang assistant ko dito sa CLC. Natutuwa akong mabalitaan na halos lahat ng kasabayan mo sa ALS noong nag-aaral pa kayo ay malaki na ang ipinagbago ng buhay. Lalo na kayong dalawa ni Juan na nakapagtapos na ng pag-aaral sa pamantasan. Pero noong una pa man, alam na alam ko na kaagad na malayo na ang inyong mararating. Ibang-iba kasi ang pagpupursige ninyo sa pag-aaral at nag-uumapaw ang inyong mga pangarap. Lalong-lalo na noong araw ng graduation. Na makahulugan ang araw na ito para sa ating lahat. Para sa inyo, simula ito ng pagtahak sa isang daang puno ng pag-asa, pakikipagsapalaran at pangako tungo sa isang maunlad na kinabukasan. Sa susunod na hakbang, sipag, tiyaga at determinasyon ang tanging kailangan. Para sa amin, at sa mga tagapagtaguyod ng programa ng Alternative Learning System, ito ay simula ng unti-unting pagtatamo ng mga layunin para sa mga kabataang nangangarap makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho upang maiangat ang antas ng kalagayan ng pamumuhay para sa sarili, pamilya, at sa pamayanang kinabibilangan. Bilang pangwakas na mensahe, laging tandaan, ALS ang sagot sa edukasyon para sa lahat. Maligayang pagbati sa inyong lahat. Thank you, Madam Baksa. And now, may I present to you the accreditation and equivalency passers of the Bureau of Alternative Learning System. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga ngiti ninyo nung araw na yun. May kakaibang ningning ang mga mata nyo
habang isa-isang tinatawag ang mga pangalan ng mga gumraduate. Si Emil, halos hindi kumukurap sa paghihintay matawag ang kanyang pangalan. Abante Emilio! Congratulations! Oh, dahan-dahan lang, huwag kang magmamadali. Opo, ma'am. Masayang-masaya din si Aling Ditas ng mga panahong yun. Hindi niya alintana na siya ang isa sa mga pinakamatanda sa batch na yun ng mga gumraduate. Banal Merceditas! Thank you, ma'am. Congratulations, Aling Ditas. Huwag mo kong kakalimutan pag barangay captain ka na, ha? Naku, ma'am, hindi ko po kayo makakalimutan. Oh, maraming salamat! Salamat po. Thank you, ma'am. Christina, taas noong hinarap ang pangungutya ng iba noong siya'y nag-aaral pa at nagtatrabaho bilang panggabing waitress. Ngayon ay handang-handa ng baguhin ang kanyang kapalaran. Diaz Cristina. Makakainin mo ako sa bubuksan mong restaurant. Opo po, ma'am. Libre na po kayo doon. Marami sa... Sebilia Wilma. Congratulations, oh, Wilma. Ma'am, sagot ko na po yung wedding gown niyo, ha? Naku, matagal pa yun. Salamat. Kinakabahan ako. Kaya mo yan, Juan. Ikaw pa. Segundo, Juan the Third. Congratulations. Congratulations, Juan. Gagalingan mo sa kolehiyo. Opo, ma'am. Pangako po sa inyo yan. Pinagmamalaki kita. Salamat po, ma'am. Utal Prinsesa. Hindi kita makakalimutan, Pintet. Isa kang malaking inspirasyon para sa akin. Kayo din po, ma'am. Napakalaki po ng utang na love ko sa inyo. Salamat po, ma'am. Thank you. At ngayon, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang isa sa natatanging mag-aaral sa ALS para magbigay ng kanyang talumpati para sa inyong lahat. Pinagmamalaki ng Department of Education, Bureau of Alternative Learning System, si Prinsesa Utal. Naalala ko pa ang talumpati mo noon. Mahusay ang pagkakagawa mo dahil marami ang nadala at nakaka-relate sa sinabi mo. Isa na ako doon. Dapat ay nakakaugnay ang iyong mga tagapakinig sa paksa ng iyong talumpati. Sinimulan mo to sa isang makapukaw damdamin at puno ng pag-asa na kasabihan tungkol sa pangarap. Mga kagalang-galang na panauhin mula sa Vals, Miss Baksa, mga guro mula sa iba't ibang rehiyon, mga kasama kong graduates,
magandang araw. Hindi masama ang mangarap. Yan ang unang kataga na natutunan ko mula nang tumapak ako sa Community Learning Center ng ALS. Punong-puno ako ng kaba at alinlangan nang dumating ako dito dahil alam ko nakakaibang mundo ito. Ang mga tao ay talaga namang naiiba mula sa ayos ng kanilang pananamit, pananalita, maging sa pag-asta. Totoo, natakot ako nung una. Pero di nagtagal ay naging panatag na ang aking kalooban. Dahil alam ko na ang mga taong ito at ako ay isa lang ang pangarap. Nais naming makapagtapos ng high school. Iba't iba man ang aming mga pinanggalingan, gawain at hanap buhay, ay isa lang ang aming layunin na sa pamamagitan ng ALS ay maiangat ang estado ng aming buhay. Sa aming CLC, nakilala ko ang mga taong naging bahagi na ng aking buhay. Dito, mas naintindihan ko na hindi pala ako nag-iisa sa pagsasakripisyong labanan ang hamon ng pagbabago at panahon. Lahat kami ay may kanya-kanyang agos na sinasabayan at mga tulay na tinatawiran. Naglalaman ito ng mga papuri sa iyong mga kasama. Pagpapaalala kung paano marating ang tagumpay at pagpapatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Mga katagang nagpapatunay at suporta sa iyong panimula. Nariyan ang isang ina na buong tapang na hinaharap ang responsibilidad ng pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay upang mapag-aral ang kanyang anak at mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Hindi niya alintana kung gaano kapanganib ang kanyang trabaho. Bagkus, naging daan pa ito upang makaisip siya ng isa pang pagkakakitaan na ngayon ay tumutulong sa kanyang pamilya. Isang katunayan na kapag mayroong tiyaga at pagpupursige, walang imposible. Nariyan din ang isang binata na nag-uumapaw ang determinasyon upang sumulong ang buhay patungo sa kaginhawaan. Isang binata na bagamat laging nagmamadali, ay tinitiyak naman na sa lahat ng kanyang dadaanan ay wala siyang nakakaligtaan. May pagpapahalaga siya sa kanyang trabaho at pagmamalasakit sa kanyang mga pinagsisilbihan. Mayroon pala siyang natatanging galing sa pagsulat. Marahil ito ay dahil na rin sa dami ng kanyang napagdadaanan sa araw-araw. Ang liksi ng kanyang katawan ay saring bilis ng kanyang isip. Alam ko na balang araw, ang mga ito ang magiging instrumento niya upang maabot niya ang kanyang pangarap na maibahagi sa iba ang kanyang kwento. Dalawang dalaga na nagsilbing mga ate ko sa CLC ang talaga namang aking ipinagmamalaki. Punong-puno ng pag-asa na makaangat sa kasalukuyang estado ng kanilang buhay. Kapwa may nais patunayan sa mundo na ang kanilang kakayanan ay hindi dapat hadlangan ng akala at maling pagkukusga. Sila ang nagsilbing gabay ko tungo sa aking pagiging isang ganap na dalaga. Ipinakita nila sa akin na mas madami pa ang kahulugan ng buhay bukod sa representasyon nito. Sila ang nagturo sa akin kung paano dapat makitungo sa kapwa na kahit iba ang kultura, itsura at relihiyon ng ibang tao ay hindi sila dapat ituring na masama o hindi kanais-nais. Sa kanila ko nakita ang isang imahe ng mga babaeng handang suungin ang kahit anong hamon na kinahaharap nila. Ang mga kasama naming hindi nakapasa sa A&E, parehong madiskarte sa buhay at kapwa matitibay ang kalooban. Alam nila na ang buhay ay isang daanang maraming lubak, tatapwat ay maaari pa ring tahakin nang may iba yung pag-iingat na huwag na muling madapa. Sa kanila ko nakita na hindi dapat sumusuko sa kahit anong hamon ng buhay. Lahat ng problema ay kayang solusyonan, ika nga nila. Lalo na kung may mga taong handang dumamay sa inyo. Minsan na silang nadapa sa buhay, pero hito sila at patuloy pa ring lumalaban. Naniniwala ako na balang araw, ang diskarte nila at lakas ng loob ay magdadala sa kanila sa totoong tagumpay. Kung tagumpay naman ang pag-uusapan, meron din akong isang kilala na alam kong magtatagumpay. Madalas ay pinangungunahan ng pangamba at alinlangan sa sarili,
Pero siya ang isa sa pinakamatalino sa mga kasamahan ko sa ALS. Bagamat tatahi-tahimik, ang kanyang potensyal bilang isang mahusay na mag-aaral ay hindi may pagkakaila. Pero minsan, sadyang mapaglaro ang tadhana. Minsan, kung sino pa ang taong may kakayanan, siya pa ang nahaharap sa pinakamahirap na pagsubok. Karamihan sa mga karanasan nito, nawawalan kagad ng pag-asa. Pero hindi iba ang kaibigan kong ito. Hindi siya marunong sumuko. Kapag nakakita siya ng pagkakataon, hindi niya na ito pakakawalan. Kung kaya, malaki ang naidulot ng ALS na pagbabago sa buhay niya. Gayon din sa akin, malaki ang ambag niya kung bakit ako naririto sa harap ninyo ngayon. Isa siya sa naging inspirasyon ko at lakas ng loob. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Isang taong punong-puno ng pag-asa at pangarap. Isang taong ang hangad ay mailagay ang buhay ng kanyang pamilya sa maayos. At higit sa lahat, ang aking pamilya. Sa aking ina, tiyo at tiya, na nagsilbing gabay sa akin. Walang sawang umalalay at sumuporta sa aking tanging mithiin. Ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na makamit ang mailap na edukasyon at mga pangangailangan ko na maluwag sa puso nilang tinugon. Isang hindi matatawarang pasasalamat po ang aking handog. Lahat tayo ay may pangarap at lahat tayo ay nagsikap. At sa araw na ito na ating pagtatapos, unti-unting lumilinaw ang pag-abot sa mga pangarap na ito. Humakbang tayo papalapit sa katuparan ng ating minimithi. Ito ang magsisilbing simula ng panibagong yugto ng ating buhay. Walang puwang sa puso natin ang takot, sapagkat alam natin sa tulong ng ALS, tayo ay handa sa kahit na anong hamon ng buhay. Maligayang pagbati sa lahat at mabuhay kayo. Tatapos ito sa isang taus-pusong pasasalamat at pagbibigay diin sa iyong layunin. Talaga namang buo at may kumpiyansa ang iyong tinig at pagkakabigkas. Tunay na naging mas masidhi ang iyong talumpati. Kitang-kita ko ang saya at galak ng bawat isa sa inyo. Yun na yata ang isa sa pinakamasaya at pinakamadamdaming graduation na nasaksihan ko. Siguro kasi, talagang naging malapit lang ako sa batch ninyo. Yun din kasi ang unang pagkakataon na ma-assign ako sa isang baryong katulad ng Barangay Malanday. Iba-ibang istorya ng buhay talaga ang nakita ko. Hanggang dito na lang muna, Pintet. Mag-iingat kayo palagi, ah. Nagmamahal, Ma'am Jonah at Kaka. Pinabot ko na muna sa bata yung sulat para mabasa mo kaagad habang bumibili ako merienda. Juan! Kumusta ka na? Ang tagal mong di napadalaw, ah. Ayos lang. Ayun, natanggap ako bilang isang trainee sa isang architectural firm sa Makati. Talaga? Bang, galing! Dapat pala. Hindi lang soft drinks at inapay ang dala mo ngayon. Kaya mo, susunod. May kasama ng Insight Madden. Natunghayan ninyo ang pagtatapos ng aking mga kasamang learners. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na hanggang dito na lamang ang kanilang mga pangarap. Pagkusudyat ito ng mga panibagong simula. Nakikita mo rin ba ang iyong sarili sa tumanggap ng diploma o sa mga hindi pinalad? Kung ikaw si Pintet, ano ang iyong sasabihin sa iyong talumpati? Pagnilaya ng iyong mga sagot at pagsikapang maabot ang iyong mga pangarap, hangad ko ang iyong tagumpay. Paalam! May
may katapusan ang anumang bagay na sinimulan. Sa bawat pagtatapos, mahalaga na may kasanayan at kaalaman na nabigyan ng pansin. Mahalaga na may mapipili sa pangkat na higit na malawak ang kaalaman, kasanayan at kakayahan na natutuhan. Upang maging patas ang gagawing pagpili, kailangang mabigyan ng masusing pagtataya ang pangkat. Kailangang gumamit ang guro ng masusing pagtataya. Maaaring hingan ng facilitator ang mag-aaral ng kanilang naging obserbasyon sa panahon ng pagsasanay ng pangkat. Maaaring i-roleplay ang isang sitwasyon sa klase na nangangailangan ng pangkatang paggawa. Halimbawa, hindi magampanan ng lubusan ni Aling Ditas ang tungkulin bilang barangay tanod dahil sa pagpasok sa ALS. Bibigyan ng puna ang ginawang roleplay. Tukuyin ang leader ng pangkat at kung paano pinamahalaan ang pinagawa ng guro. Maaari ring pasulatin ng sanaysay ang mag-aaral tungkol sa mga plano ng mag-aaral pagkatapos. Maaari ring ipalarawan ang sarili niya bilang mag-aaral ng ALS. Sa ganitong paraan, magiging patas ang pagpili ng facilitator ng pinakamahusay na ALS na mag-aaral sa pangkat na iyon. Maaari rin na dahil sa layunin ng programa na magkaroon ng mag-aaral ng kasanayang entrepreneurial. Sensitibo ang mag-aaral sa ALS. Mahalaga na maipakita ng guro na wala siyang kinikilingan. Nakasalalay sa kamay ng facilitator ang patuloy na pagpapahalaga sa sarili ng mag-aaral.